Hi, Bride. Hi, Bride. Nandito na ang mga pinakamainit na chika ngayong araw. Welcome to TSM, Chismisan sa Magdamagan, kung saan araw-araw kang updated sa mga chika na ganap sa bansa. Hindi naman nagpahuli ang ina ng groom-to-be na si Silva Sanchez at sinorpresa ang kanyang mamanugangin na si Main kasama ang buong kan ng Atayde at Rocco. Kaya naman pala maaga pinauwi ng Manila ang mga ito para sa kanyang surprise pajama bridal party para kay Main. Napaka-special nga ng bride-to-be na ito dahil love na love siya ng ina ng kanyang mapapangasawa at mismong si Ibyang ang nag-organize ng bogang bridal shower para sa kanyang future daughter-in-law. Ilang araw bago maganap ang big day ng Armin na pinaniniwala ang mangyayari sa July 28. Sabi pa ni Sylvia sa isang post sa Instagram, "Ito ang isa sa mga dasal ko bilang ina na makasundo ng pamilya ang mapapangasawa ng mga anak ko. Masaya ako at nagpapasalamat dahil ibinigay ng Diyos ang panalangin kong ito. Matagal na kitang minahal at itinuring na isang tunay na anak mula nang minamahal mo ang anak kong si Arjo at Main DCM. Ngayon, hayaan mo naman akong iparamdam sa'yo ng buong buo ang pagmamahal at pagtanggap sa'yo bilang isang tunay na anak. Gaya ng ipinaramdam sa'kin ng mga biyanan ko. Tara na, mag-yes, ay do ka na para selyado na. Love you, Mengay. Hashtag Atayde Mendoza." Maliban sa mga party na inihanda para sa mga guests, nakakatuwa rin na bridal shower pa lang ay hindi na mabilang ang mga regalo kay Main. Alam na talaga nila ang gusto ng kanilang future in-law. Masayang masaya nga ang kapatid ni Arjo na si Rhea at botong-boto kay Main. "I'm very excited to have a new sister and my brother to enter a new chapter of his life. Of course, alam ninyo naman pag may ikakasal, excited kayo, happy kayo," saad ni Rhea sa interview ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal. Handa na rin daw si Rhea maging tita sa magiging mga anak ni na Arjo at Main. Pagkatapos ng ilang linggong puno ng bridal shower para sa 28 years old na bride-to-be na si Main Mendoza, today is the day. "Today is the day nga talaga to seize the moment para sa magkasintahan na si Arjo at Main. Dahil ito ang araw na hinding-hindi nila malilimutan at isa sa mga pinaka-importating petsa sa kanilang buhay. Dahil ito na nga ang araw na kanilang pinakahihintay na siyang maghuhudyat ng kanilang panibagong buhay, buhay mag-asawa." Kumalat na nga sa iba't ibang platform ang simple ngunit eleganteng spring theme wedding invitation para sa mga guests na kilalang personalidad. Maliwanag na maliwanag ang nais ng magkasintahan, pribadong kasal kasama ang kanilang mahal sa buhay, na ipakita sa wedding invitation na ngayon nga ang kanilang kasal at Baguio City, Benguet ang napili nilang lokasyon para dito. Walang tiyak na oras at araw ang seremonya at reception. Ang mga magkasintahan mismo ang nag-imbita ng mga panauhin kaysa sa karaniwang paraan ng mga magulang na ang bahala sa panauhin. Sabi nga ni Sanchez sa The Manila Times Entertainment na she couldn't share any details because no one else had a say on the plans and arrangements of the wedding but the couples themselves. Napaka-millennial nga mula invitation na may dedicated website at password hanggang sa coordination at pagpili ng mga guests. Napaka-mabusisi na magkasintahan, highly organized at thoughtful sa pagpili ng dadalo sa kanilang special day. Maliban kay Sanchez, nagbigay rin ng ilang sagot ang kapatid ni Arjo na si Rhea sa mga frequently asked questions ayon sa The Manila Times. Kabilang dito ang, "What is the dress code? Formal in earth warm tones. What will the weather be like? Before Typhoon Egay drenched the country this week, the bride and groom were very realistic in asking the guests to bring some warm layers for drizzles, adding they will have umbrellas ready but are still praying it won't rain so they can all enjoy cocktails at the garden. Is it okay to take pictures with our phones and cameras during the wedding? The answer is a definitely, with a gentle request for posting to be held until the next day and to refrain from getting geotagging for everyone's privacy at pinakahuli,
What's the wedding hashtag? Hashtag nothing complicated, just hashtag Ataide Mendoza. Dagdag pa ng magkasintahan, they would rather pay it forward daw kaysa mag-receive ng gift sa kanilang wedding day. Nagpaplano ang dalawa na mag-fund ng donation drive after nakasal nila. At ang malilikom daw umano na halaga ay mapupunta sa indigenous groups sa Luzon. We will personally share the gift. You are blessing us to bless other people who need it more, sabi pa nila. Hula ng karamihan, late afternoon daw mag-i-start ang kasal. Nagbigay naman ng exact location si Christy Fermin sa kanyang showbiz show na Christy Ferminit na sa Baguio Country Club daw umano ang after party at mukhang bongga daw ito. Congratulations Mr. and Mrs. Ataide. Thank you sa pagsubaybay sa ating araw-araw na chika. Please like, share, and subscribe sa ating channel at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa mga latest chikahan sa ating bansa.